Hello guys, good morning. Today is Sunday. Gusto ko sa inyo mag-share ng another video na pwede ninyong makuhanan din ng idea. Ito ay about sa pagpapalit ng keyboard ng old laptop. So pwede niyo po itong gawin din kung mayroon po kayong mga old laptop na hindi na ginagamit dahil sira po yung keyboard niya. So I decided to buy a new keyboard from Lazada. Ang price po niya ay mura lang po. Ito ay 700 pesos including na po yung shipping niya. I think 650, yung shipping niya ay 50, so all in all 700 pesos. So ito po ay ano, parehong-pareho po doon sa original na keyboard niya. So yung old laptop ko po ay yung brand ay Acer Emachine by Acer, Acer. So pwede niyo pong i-search kung ano po yung model and brand ng laptop ninyo. So maybe makakuha po kayo ng same keyboard para sa inyong mga old laptop. So pwede niyo pong i-donate or magamit pa yung inyong mga old laptop kasi magiging functionable po siya uli pag napalitan na po ng keyboard. So actually yung pagpapalit po ng keyboard ng laptop hindi po ganun kahirap. Madali lang po siyang i-disassemble. Yung ibang laptop po ay mayroon lang parts sa gilid niya, sinisikwat lang po siya. So after matanggal mo siya and then i-attach niyo yung bago, so okay na po. Pero dito sa ganitong model ng Acer, dito sa part na to, ito yung tinatanggal po, ito sa upper part niya. And then pag natanggal niyo na po yon, ay pwede niyo na pong i-remove yung old na keyboard. So ganun lang po siya kadali. Ayan, pag natanggal na po. Ayan. So pwede niyo na pong ilagay yung brand new nyo na keyboard. So actually ay parehong-pareho po siya. Halos walang pagkakaiba doon sa original niya. Ayan. So I'm hoping na magpa-function po siya. So tingnan po natin yung bagong keyboard na to. Ating ikakabit and then ating pagaganahin po. Madali lang naman po siyang i-attach yung connector niya kasi actually mga flex lang po ito. Ito po yung mga connector na yan. Madali lang po siyang i-attach. So wala na po kayong tatanggalin na tornilyo para ikabit. Ayan. Pag na sure nyo pong naka-attach na yan, so pwede nyo na pong i-mount yung keyboard. So sure nyo lang po na walang naiipit or any parts na baka hindi siya lumapat. Ayan, parang okay na po. So babalik na natin yung pang-lock niya.
Oh, okay na. So, nakabit na po. Ito na yun. Brand new na yung keyboard niya. So, halos walang pagkakaiba po. Ang kagandahan pa, nakikita na uli yung mga letters and numbers. So, hindi po nakakalito. Pag once na hindi natin memorize yung mga keys ng keyboard. So, try po natin na power on yung ating laptop. Sana okay siya. Mamaya iti-test natin yung lahat ng mga keys na yan kung gumagana siya. So mag-o-open po tayo ng Microsoft Office para mag-try po tayong mag-type. So pag na-test natin yon ay ibig sabihin lahat gumagana yung keyboard na yon. So ito pala yung store na binilihan ko sa Lazada, isocom store sa Lazada. So parang okay naman yung ano po, yung mga binebenta nila. As of now, wala akong nakikitang hindi mag-work yung mga keys ng keyboard. So I think reliable po yung ating nabilihan na store. Actually, pinagana ko po itong laptop na to kasi ito ay ibibigay ko siya sa isang estudyante na nag-aaral ng college. So, nanghihingi po siya ng old na laptop. So, ito naman ay bihira ko nang gamitin. So, gusto ko pong i-share po ito sa kanya para magamit po niya sa pag-aaral. So, ang ginawa ko po ay binilhan ko na lang ng bagong keyboard para at least naman ay magamit po niyang normal ito. So, ito po, may install po ako dito na Windows 10. So, check po natin yung numbers muna. Wow. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. So, letters naman. 1, 2, 3, 4, Y, U, I. So, I think lahat naman gumagana. Nag-a-update lang siya. So,
So ASDF. So, all in all po, gumagana naman yung ating mga keys ng bagong keyboard. So, pwede na po itong maibigay, may padala po doon sa estudyante na nangangailangan po ng laptop. So, ganun lang po kadali. Wala pa pong 5 minutes or 6 minutes. Functionable na po yung laptop na pinalitan po natin ng keyboard. So, yun lang po guys. I hope na nakapagbigay po sa inyo ng another idea kung paano magpalit. Pwede nyo lang bilihin online yung mga parts na inyong computer or laptop. So, and then ipalit nyo po. Kung hindi po nyo alam, so kagaya po yung ginawa ko, pwede nyo pong i-share din or panoorin yung kung paano magpapalit po ng keyboard. So, thank you so much and God bless po. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po yung aking channel at i-like niyo rin po. Thank you and God bless you po.